Ayun, so nagbabalik po muli ang magandang weekend morning at ngayon pong umaga ang ating guest po ay mga education students mula sa Laguna State Polytechnic University. Under po sila ng College of Teacher Education. And today, pag-uusapan po namin yung mga naging experience nila upon joining international collaboration. So, now here in our show, okay, the twins Sila and Liza Taliada Armada and Maylene Malabayaba. So, good morning, Armada twins. Kamusta kayo? Good morning po, sir. Okay lang po. Yun. So, pakilala nga muna kayo. Sino ba si Sila? Sino si Liza? So, ayun po, magandang weekend morning sa lahat. Ako nga po pala si Liza Taliada Armada. At si, magandang weekend morning to everyone. I am Sila Taliada Armada. Ayun. So, mga viewers and listeners, para hindi po kayo malito, kaya pinagpakilala ko po yung dalawang Armada twins. And apparently, nasa biyahe po ngayon si Miss Maylene Malabayabas off to a very important activity. Okay? Alam niyo naman po, it is a weekend. So basically, these teens have other matters, pero they still graced in our show. So, girls, kamusta ang inyong experience sa ating universidad, ang LSPU? So, kwento naman kayo ng konti. Umpisahan natin kay Sila. Sila, why LSPU? Bakit sa LSPU nyo naisipan pumasok? Sir, kasi po ano, mas feeling ko po mas madedevelop po yung skills ko and capabilities ko bilang isang bilang isang mag-aaral at bilang isang tao po. And hindi naman po ako na nagsisi kasi po, nung nandun na po ako sa LSPU, lahat po ng mga bagay na ine-expect ko is, kumbaga po, is parang nalampasan po, mas naging better po akong tao. And natututo po ako dun ng mas maayos po. Thank you po. Ang ganda nung naging reasoning po ng batang ito, bakit napili niya ang aming universidad na... Alam niyo yon, ipagpatuloy ang journey niya this time as a college student. Now, Liza, matanong ko naman sa iyo. Out of all the course, 'di ba? Kasi inabutan kayo ng grade 12, tama ba ako? Yes po, sir. Ayun. So, Liza, bakit eduk ang naisipan niyong kuning magkapatid at the same time parehas pa kayo ng major which is English? Can you share us a little bit of that story naman? Sir, bukod po sa ano po, kasi edok, bukod po sa gusto ko mabigyan ng first and second college certificate yung mga magulang ko, is that parang doon ko po nakikita yung sarili ko na mag-excel. Parang gusto ko din po makatulong sa ibang tao at gusto ko din pong maibandera yung kagalingan ng Pilipino sa ibang bansa kasi po pangarap po pong maging Japanese teacher sa future. Ayun. Aba, napakaganda naman pala ng... pangarap ninyo. Okay? Now, gusto kong marinig din yung kwento, okay? Sa likod nung bigla, okay? Actually po kasi, itong tatlong bata na ito, dear listeners and viewers, mga estudyante ko po sila nung first year, okay? First year, first sem, hindi ako nagkakamali, diba? Ikwento nyo nga sa ating mga listeners at viewers, saan nag-umpisa yung inyong... pagsali, pagsama sa mga international collaborations. Sir, nung ano po, nung nag-send po kayo ng link sa Global Classroom, para nasa isip po namin, natatawa po kami, paano ba to? Paano po ba yung sistema dito? Paano po ba kaya namin kakayanin? Nung una po, parang natatakot kami sumali, pero nung mga lumipas po yung mga linggo, parang hinahanap-hanap na po namin yung sistema po. Parang, dito pala mas natututo kami. Parang mas lumalago pala yung kakayahan namin at nade-develop yung mga abilities namin as person as a future educator po. Ayun po. Ayun. Sila, ikaw, nung unang-una, kung hindi ako nagkakamali, nag-umpisa ba kayo doon sa Global Classroom with Teacher Kohei Nakashima? Tama ba ako?
Yes, sir. Ayun. So, how was the experience? Ano yung the first time na nag-joining kayo, 'di ba? Syempre bago. Kahit na may briefing ako ibinigay before that actual activity happened, ikwento mo nga, how was that first day na sumali kayo? Ano po, sir, nung first day po, kinakabahan po ako kasi marami pong akong tinatanong sa sarili ko ng what if hindi ko masagot yung mga tanong, sino yung mga, syempre po, iba't ibang tao po yung makakasalamuha po namin, hindi po namin alam kung ano po yung way namin, kung paano namin i-deliver yung mga opinion po namin or yung isasagot po namin. Pero in the end of the day po, habang tumatagal po kami doon, mas natututo po kami yung pakikipag-communicating skills po namin and how we speak English po sa different people po. And through that po, as nade-develop po yung ano po namin, characteristic po namin, and kung paano din po, and yung point of view po namin sa isang bagay po, and different cultures and tradition po natin bilang tao po. Ayan. Ayun, yun naman pala eh. Alam naman po natin, dear listeners and viewers, na every first time experience po natin sa isang bagay, di ba? Hindi nawawala yung ating nervousness, lalo na po dito sa mga bata na naisama ko po sa Global Classroom, isa sa mga international collaboration na ginagawa ko way back noon pang pandemic. Talagang nandun yung kaba. Kasi hindi lang naman, alam nyo naman, di ba, Sayla, Liza, and Maylina, hindi Pilipino lang ang kaharap nyo. There are Japanese, Indian nationalities, Armenian, and different kinds of people. So, paano nga nila maipapakita na talagang magaling ang Pilipino at the same time, yung sarili nila? Okay? Paano nila ipagmamalaki? So, punta tayo dun sa second question ko. Okay? Ngayon, I'll start with you, Sayla. Out of all the collabs, there should be one that stands out. Diba? Meron talagang memorable. Perhaps kung naaalala mo pa. Sayla, alin dun sa mga collabs na naatenan mo yung talagang, let's say, memorable or talagang in Tagalog, tumatak sa isip mo? Ano po, sir? Yung kay Sir Kohay po. Kasi po, yun doon. Yung sa Global Classroom, yung pong... Mm-hmm. Para po sa akin naman, sir, is ano po, lahat naman po yung memorable sa akin. Pero iba't ibang way po yung nagiging way para maging, para keep ko po yung memories doon na natututo ako sa hindi lang sa pakikipag-communicate sa ibang tao. And also po yung ano po, yung pakikipagkaibigan ko din po sa ibang people po sa internationally po and even sa Philippines po. And minsan po kasi hindi ko po ina-expect na mas matanda po pala ako dun sa ibang students. So sasabi ko, ay, ate pala ako, so I should be a good example to others po, and para po maturuan ko din po sila kung paano din po nila mai-uplift yung mga nervousness and yung struggle po nila as a teen po. And yun po yung one of the most memorable experience ko po dun. Ayun. Okay, nakakatuwa, 'di ba? Kasi tayong mga Pilipino, 'di ba, whenever we notice na tayo yung, let's say, sabi mo nga, 'di ba, older or you are ahead of the other participants, is ang una mong naisip, ako yung matanda, ako yung mas mature, 'di ba? They'll be following me. How can I show to them that I am the one who's gonna be, let's say, yung ginagamit nating word doon, facilitate. How will I facilitate them in order for them to learn something out of the session? Now, sa'yo naman, Liza, alin dun sa mga session, okay, yung nagkaroon ka ng challenge, or let's say, it might sound negative, di ba, but a little bit of struggling, okay, meron ba sa mga sessions or mga activities natin with the international collabs na challenge ikaw? Opo, sir. Yung una po is yung kung paano po ako makikipag-interact sa different kinds of people. Kasi po, may mga tao po sa international class na parang kailangan pong kapain yung mga ugali nila or yung mga
yung paraan po ng pakikipag-communicate nila. Kasi wala naman pong tao na sa unang ano, parang ah, body-body na kayo, gano'n. Pero kailangan mo pong i-practice. Kailangan mo po silang kailangan mo po silang tawag dito yung parang kapain, yung gano'n, yung parang, uy, ganito, ganyan, para ano, kasi po yung iba, pag halimbawa po nagpa-facilitate na po kami, nagpa-facilitate na po tayo, yung iba po, parang tahimik lang, parang na-out of place, kailangan mo po na i-ano po sila lahat, parang yung i-accommodate mo po sila lahat, para po dun sa topic, wala pong naiiwan, para lahat po kayo nakakapag-collab, natututo po kayo sa isa't isa, natututo po ako sa isa't isa, natututo po ako sa kanila, at natututo din po sila sa akin. Ayun po sir. Ayun. Isa sa mga katangian kasi nating mga Pilipino, 'di ba, yung pagiging hospitable. Gusto natin, kumbaga sa terminology ng Pilipino, feel at home agad. Ika nga, 'di ba, yung feel comfortable. Alam mo yun na we're all students here, we're all here to learn. Ika nga, 'di ba? Kaya yun naman po yung isa sa mga naging reason ko. At naging reason din ng ilang international teachers para ma-appreciate po itong mga batang ito. Because not to brag po, not to brag, but nai-invite na rin po sila. Kagaya po nung aking international friend, one of my good friends, si Mr. Kohei Nakashima, na nai-invite itong mga bata na to to facilitate. Kasi nung isinali ko po sila, di ba, the first time you've joined, you are just a participant. Ika nga, nandun sila po para mag-share. And then, kung hindi ako nagkakamali, second session ba agad? The second time na in-invite ko kayo, was it fasting na agad? Tama ba ako, girls? Pinag-fasting ko ba agad? Oo, diba? Kasi nga, uulitin ko po, I'm not bragging here, but then, na-appreciate po kasi ng mga international teachers yung galing ng mga students ko po, okay? Alam niyo naman po na lagi tayong na-appreciate talaga ng foreign people. Kasi nga po, talagang ang Pilipino, pag sinabi mong magpakitang gilas, di ba? They're always showcasing their talents. And up until now, kung di ako nagkakamali, Zyla and Liza, last night, you had a session with... Yes, sir. Okay? Yes, po. Okay. Bigyan nyo nga sila ng glimpse. So, kagabi, do you still remember what was the topic? About recovery po, yung past recovery ganun po. Recovery. Self-recovery. Ayun, napakaganda naman pala ng topic last night with the global classroom. So, can you share a little bit story about what have you shared as well last night? Umpisa naman natin ngayon kay Liza. Kung di ako nagkakamali, nasa isang breakout room kayo. Dear listeners and viewers, yung session po kasi ay madalas nangyayari or mostly it happens po sa Zoom. That's why meron pong mga breakout rooms kada student. And then Zyla and Liza po are one of the facilitators last night. So ikwento nyo nga, what happened last night with the session? So ayun po sir, yung nangyari po kahapon is tinanong po kami kung ano daw po yung kahalagahan ng self-care at saka kung ano daw po yung mga experience na hindi namin makakalimutan na nag-lead po sa amin para mag-grow. Ang sabi ko po that is yung yung hindi ko po, isa po sa hindi ko malilimutan is nung nag-ibang bansa po yung tatay namin para suportahan po yung pangangailangan namin at para suportahan po yung pag-aaral namin. Sabi ko po doon ano po, sa una po, parang kailangan ko po mag-pretend na malakas po ako sa harapan ng pamilya ko at sa harapan ng tatay ko kasi isa po kami sa pinagkukunan niya ng lakas. Pero habang lumilipas po yung linggo, naisip ko po na natutunan ko po na simula po sa pag living out to my comfort zone po, mag-lead po siya sa napakalaking impact. Kung saan matututo po akong mag-grow, araw-araw nag-grow po ako as a person and as a future educator na magagamit ko po at mag-contribute ko po sa future student ko po someday. Ayun po. Ayun. And how about you, Zyla? How was the session last night? Okay. Share your experience as well, please. So, ayun nga po sir, after po namin matanong about sa mga experiences and yung mga naging strategies po namin kung paano po namin siya nalampasan, is kinento ko po dun sir yung pagkakaroon ng stress po, yung battle between yourself po. So,
alam ko naman po na lahat po tayo nakaka-experience nun. And sabi ko po sa kanila na ang naging strategy ko po dun is yung kumapit po kay God, magtiwala sa sarili mo and sa ibang tao po. Kasi po, as a person po, tayo po yung may hawak ng power kung paano po tayo gagawa ng paraan at magde-decide kung titigil na lang ba tayo or gagawin ba natin tong blessing of disguise para po mag-grow at hanapin yung better version ng sarili natin and maging purposeful person po sa iba. Ayun po. Ayun, nakakatuwa naman pala yung session kagabi. Unfortunately po, hindi po naka-attend ang inyong lingkod doing an equally important matter. Okay, usually po kasi alam nyo naman, Saturdays yung nagiging pahinga, but right now, we're almost done with this academic year, kaya medyo nagmamadali na rin po kaming i-finalize both the collegiate and the senior high school. Kasi alam nyo naman po sa aming university that we are catering for those two levels. So ayun, besides this global classroom, ano pa yung mga ibang international collabs na na-attendan nyo? Zyla, Liza, anyone? Sir, yung mga yung YELTA organization, tapos YC. Po yung YCLE, yung po, at saka po yung collaboration po about marine pollution, syempre po sa Japan pa rin po. Ayun po. Okay, wonderful. And speaking of YELTA, okay, I would like to announce to all the listeners and viewers that these two lovely students of mine were selected to become officers of the International English Language Teachers Association, or widely known as YELTA. Okay, and sa YELTA Philippines po, student organization ay napili po ang dalawang ito. Zyla, anong position ka nga? Anong position ikaw na halal? Ano po? Committee po. And you, Liza? Assistant Secretary po. Wonderful. Kita nyo naman po. Someone who will represent and someone who will assist the secretary. Malaking challenge ito para sa inyo. And as we all know, this is International English Language Teachers Association. Ano yung unang naramdaman nyo? Okay, puntahan natin itong sa IELTA. Ano yung unang naramdaman nyo nung narinig nyo na, sige, puntahan natin yung kay Liza, diba? Kasi nga, assistant secretary. How was that feeling? Sir, nakakakaba po nung habang nagbobotohan, nanginginig po yung kamay ko. Pero naisip ko po na, kaya siguro ako nilagay sa position na ito kasi may mga taong naniniwala sa kakayahan ko. May mga tao na naniniwala na kaya kong pamunuan or kaya ko itong responsibilidad na ito. Wherein, hindi lang po makakatulong sa akin as a person, kundi napakalaki pong opportunity niya para sa akin para mag-grow as a person at para din po sa buong Pilipinas na kung saan hindi lang po ako matututo, kundi yung buong Pilipinas, kundi yung mga matututunan ko po sa YELTA is may i-apply ko po sa Philippines po. Ganun po. Wonderful! Nakakatuwa, di ba? Ang YELTA po kasi ay isang organization na kinaaaniban, okay, of different countries, educators who are teaching English. And just recently po, okay, if I'm not mistaken, last year, the board members decided to give special positions for the students. It's not always po kasi English teachers lang. How can we execute what we are learning, what we're practicing, if the students would be there as well? Kaya po, naisipan under the leadership of Teacher Nirmala from Malaysia. Shout out po sa inyo dyan. Kaya naisipan niya na magkaroon ng organization din po ang mga bata. And kung hindi ako nagkakamali po, this is the second set of officers after the first one. Ang naging president po ng YELTA Student Organization is from Philippines. And right now, kung hindi ako nagkakamali, the president will be from Panama. Zyla, ikaw, bilang ikaw yung part ng committee, di ba? Yes, if I'm not mistaken, dalawa kayo. Was it James Malihan? Yes. Tama ba? Yes, sir. Yun.
I might be too excited, pero ano yung naiisip nyo na pwede nyong maibahagi as a committee? Kasi nga, di ba, you're just two there. Okay? Others are from different countries. Ano yung naiisip mo na maaaring maibigay as a committee? Or what are your plans ahead of time? Ay, sir, ano po, honestly po, wala pa po kaming plans. Kasi po, first time ko po din na lumabas ng isla and makasali po sa ganito kalaking organization. So, I'm looking forward po dun sa sarili ko po kung paano ko din po i-assist yung mga gagawin po dun sa organization na yun. Pero hindi po ako magiging negative kasi po kailangan ko pong maging always positive para po ibigay yung better version ko po na kaya ko to, kaya ko silang i-assist and ibibigay ko po yung better version ko po para din po ma-develop din po yung ibang tao and kung paano din po nila, kung paano po ako magiging one of the faces of hope po sa kanila para po maging successful yung isang bagay na gagawin po namin. Ayun. Nakakatuwa naman, diba? Though, thanks for being honest. Kasi yung iba, alam naman natin, diba, they all have plans. But you, as what we always do, diba, we're honest that we don't have anything yet in mind, but we are always ready to share what we have. And yun nga po, yun nangyari dun sa isang collab na aming sinalihan. Still, it is a part of Teacher Kohei's initiative to create a global collaboration. It is about marine life, kung di ako nagkakamali, girls, di ba? So, kung naaalala nyo pa, di ba, how was the preparation for that one? Kasi nga, di ba, you presented something. How it went? Ano nangyari with that collab? Sige nga, any one of you can share, go. So ano po, sir, ang ginawa po namin preparation nun, dahil po for po kami doon, so ang ginawa po namin doon, binigyan po namin yung bawat isa po sa amin ng task. Kung halimbawa po, sino yung sa question number one, sino yung sa question number two, tapos po, hanggang question number 4 po. After po nun, ibibigay po namin yung opinion namin. Then, i-record po namin yun. Then, halimbawa po, si Maylin po yung sa music, si Maylin din po yung mag-voice, mag-cup-cut or yung pagdudugsong-dugsong. Mag-edit po yung nung video. So, buti naman po natapos namin and maganda po yung naging result. So, ayun po. Effective naman po yung ginawa naming way. Ayun, at sa sobrang ganda po ng results, mind you, dear listeners and viewers, this future educators receive a small token of appreciation. Okay, naka-receive po sila ng tote bag, okay? Handmade with love and care from the Japanese students of Mr. Kohei Nakashima. And kung sa iba po, di ba, parang ay nagbigay kami ng effort, why is it just a tote bag lang, di ba? Others, kahit naman po ang mga bata, di ba? There are some students are expecting a certificate or big things that they'll be receiving. But for this students of mine, these future educators, that tote bag really meant a lot. Ika nga, yun baga, fruit of their labor. Nakita ko nga po na talagang inaraw-araw na po nila ang paggamit, okay? At feeling ko parang kinukuha yata ni Zyla yung kanyang tote bag para ipakita po. Sana nga po kinukuha talaga. So, ayun. While waiting for Zyla, ayan na ba siya? Okay, mukhang nakuha niya na yata. Ipapakita na niya. Ayun, umu-oo po si Liza. Ayan, antayin po natin. Sige, ayan. Talaga pong proud na proud din kasi itong mga batang ito. Kasi who would thought that, ayun, o, diba? Kita nyo naman po, ayan. Mind you, okay, ganun po ka-hands-on ang mga taga-Japan. Hindi po machine-made yan. Those are handmade tote bags. Girls, ipakita nyo nga ulit. Sige, taas nyo muna ng very light para makita ng ating mga viewers, ayan, kita nyo naman po. And it is a reversible bag po, okay? And we're really thankful na isa
ang Philippines sa napiling maging partner ng Japan under the tutelage of Mr. Kohei Nakashima. So, girls, after nyo na-receive yung bag, di ba, medyo na-delay pa nga yan kasi akala ko, if I'm not mistaken, Monday, pero tumagal pa siya ng ilang few days. When you received the bag, okay, was it really worth the effort? Ika nga. How was the feeling? Ikaw, Liza? Yes po, sir. Bukod po sa pakiramdam na dun po sa ginawa po natin is nakapag-contribute po tayo para magkaroon sila ng kaalaman about sa marine life at kahalagahan po ng marine life. Parang ang sarap po sa pakiramdam na dun sa maliit na bagay, nag-cause po siya ng malaking impact. Kumbaga, kahit po yung kasiyahan po, sir, yung kasiyahan sa lahat ng bagay at sa lahat ng aspeto is hindi po siya matutumbasan. So, ganun po. Nakakatuwa naman, di ba? Heartwarming. Okay. And how about you, Zyla? After that collaboration, di ba? What's your future plan with collaborating with Japan, di ba? Anong natin? Paiigtingin ba natin? Or what? Share to us, please. So, sir, ano po, ang plan po namin is para po mag-invite pa po kami ng ibang student, Filipino student, na sabihin na maganda yung platforms na ginagawa ng Global Classroom at ibang international organization po. Kasi po, hindi lang po yung knowledge natin, yung knowledge namin yung na-build po doon, pati po yung characteristic namin. And I think po na pag marami pong Pilipino or madaming bata pa po yung sasali doon, in their young age po, matututo po sila and mabibuild din po yung kanilang capabilities and abilities as a person po. And yun po yung magandang kailangang ituro na natin bilang ahead po sa kanila para po, yun nga po, maging successful sila at yung barrier po dun sa pagitan ng pagsasalita ng English is maano na po siya para po mabawasan naman po and ma-practice po niya. Yun na, ganun po. Ayun, napakagandang panghikaya, di ba? Kasi nga, kids nowadays appreciate technology. Hindi natin maitatanggi yan, di ba? Viewers and listeners, kahit tayo na may edad na, we appreciate technology. But sometimes, yung technology din kasi ang nagpupul sa atin into the worst side of being a person. So nakakatuwa na itong mga batang ito ay malawak ang pangunawa dito sa technology, na appreciate nila yung kahit na po weekend, medyo late at night, preparations here, preparations there. But again, it's not just the materials. It's always what they have learned and what they will still learn. So, before I would let the three of you go, girls, invite natin, okay? Kahit na hindi taga Laguna, di ba? Kahit taga Quezon, or kahit saan mang parte ng Pilipinas, okay? Go ahead, invite them, please. So, ayan. So, muli po, inihikayat po namin kayong sumali po sa kahit anong organization, international man or hindi. As long as nakakatulong yun sa inyo para mag-develop, ma-develop nyo yung sarili nyo, ma-develop nyo yung kakayahan nyo, at napakalaki talaga ng contribution sa sarili. Kasi ako, noong una, takot akong umano sa sarili ko. Kasi sa isla ko lumaki, parang yung mindset ko doon lang nakafocus. Parang doon lang na, dito lang ako, ito lang yung kaya ko. Yung parang takot ako magsalita ng English. Yung parang kahit hindi ka matutong magsalita ng English, makaintindi ka lang, sapat na. Pero nung lumipat ako dito, nung sumali ako doon sa mga platforms na yun, doon sa mga organization na yun, parang yung isip ko is lumawak yung pang-unawa ko sa lahat ng bagay, na parang hindi lang pala sapat na nakakaunawa ka, sapat mas maganda pala kung nakikipag-interact ka, kung mas maganda pala kung natututo kayo sa isa't isa. Kasi kung doon ka lang sa comfort zone mo, hindi ka unlad, hindi tayo unlad as a person. Kasi
ikaw lang yung tutulong sa sarili mo. Pag sinabi mong, ay, hindi ako marunong, hanggang dito lang ako, hanggang doon ka lang. Pero kung maghahangad ka ng mas malawak, kung maghahangad ka ng mas mabuti para sa sarili mo, doon ka matututo. At yun yung pinakang the best na impact ng organization or pinakang the best na hindi mo makakalimutan sa isang organization. So, ay, sali na. Tara na. Ako ba ito, Taisa? Baka may pahabol. May sir, sir, sayo po. Ayun, ang in addition po sir, always trust yourself. Wag kayong matakot na na-try yung mga bagay na kinatatakutan nyo kasi doon tayo magiging malakas and doon yung magiging isang foundation natin para mag-grow and ma-develop tayo as a tao. Ayun. Yun. So, once again, thank you very much sa aking dalawang wonderful student. First year education student major in English from Laguna State Polytechnic University, Los Baños Campus, under the College of Teacher Education. Muli, thank you, Ms. Zyla and Liza Talada Armada. And again, thank you sa pagpapaunlak dito sa aming show. And I hope that you have, you know, a wonderful year ahead. Okay? At kung di ako nagkakamali, in a few months, second year na, di ba? Yes! and I hope we could have some subjects para mas lalong ma-practice ang inyong skills. And as always, do whatever you want, but keep in mind that it must be worthwhile and learn from it. So, ayun po. Magbabalik po muli ang magandang weekend morning after a few reminders. Yan lang kayo.